Hi guys, today pakita ko lang sa inyo guys kung paano ko pinopropagate ang aking mga calamansi at lemon. So ganito lang gagawin nyo guys, kailangan nyo lang ng wet paper towel. Then ilagay nyo yung mga seeds. Saka natin sila ibabalot dito. Yan. And then ilagay natin siya sa ziplock. Kailangan naka-close yung ziplock nyo guys. I-close nyo sila. And then, saka nyo yan sila ilagay doon sa kung saan may araw sa area ninyo. Lagyan ko na rin ng note para alam ko kung anong nandito sa loob. Ilagyan ko calamansi. At ito pala yung mga resulta ng mga pinopropagate ko na mga seeds guys. Ayan, nag-uusbunga na sila, nag-i-sprout na. Pag ganito guys, pwede na natin silang ilipat isa-isa sa mga pot. Yan, tanggalin lang natin dahan-dahan. Dumikit na yung mga ugat sa paper towel ko. So, kailangan konting ingat lang pag tinatanggal natin. Medyo marami-rami rin to. Yan, i-separate lang natin. Yung mga hindi tumubo, i-dispose na lang natin yan. So, meron ako ditong empty na plastic jar. Lagyan ko lang to ng lupa. Ayan na, nilagay na natin dito isa-isa. So, kailangan make sure nyo yung ugat nasa ilalim. Yan. At kailangan nakalitaw konti yung dahon nila para makahinga. Ayan, make sure nyo nasa ilalim yung ugat. So, kahit mga at least half inch, basta make sure nyo nakalitaw yung pinakadahon niya. So, pag may mga plastic jar kayo guys, pwede nyo yung gamitin. At ito na yung mga tinanim natin noon. Ayan, nag-uusbunga na sila guys, lumalaki na. At dito ko sila nilagay malapit sa bintana dahil mayroong araw. Ayan, pag lumaki-laki na sila, saka ko na sila ililipat sa medyo mas malaking pot. Ito na pala yung mga resulta guys ng mga calamansi ko. Ayan. Yung iba maliliit pa. Nilipat ko na sila sa isang medyo malaki kunting pot. Tulad nito guys, nilagay ko na sila sa isang malaking pot. Ito naman merong baby. Ito, meron pa ako dito. Medyo malaki na rin siya. At ito, ito yung parang pinakamalaki ko guys. Pero ito siya guys is lemon. Makikita nyo ba ang difference guys ng lemon at calamansi? Ito, ikumpara ko tong dalawa. So, itong dalawa guys, yung isa is lemon at yung isa is calamansi. Paano mo pala malalaman kung calamansi ba o lemon tong tinanim natin? So, ganito lang guys, makikita nyo first of all yung dahon nila. Diba makikita nyo yung kaibahan ng dahon? Mas malaki tong isa sa left. Ayan, mas malaki siya. Mas malapad. Ito naman, mas maliit. Mas maliit yung dahon, saka mas mas thick. Kung i-touch mo siya, mas ano siya ba, mas matigas. Ito siya, mas soft. And then, mapapansin nyo din, kung titingnan nyo yung stem, may mga tinik din sila. Pareho silang merong tinik. Yung pinaka-stem nila, ito rin, meron ding tinik.
So, pareho silang merong tinik sa mga steam. Ayan. Mahirap lang makita kasi maliliit yung mga tinik. Ayan guys, ilapit ko lang siya para mas makita nyo. Pero maliit pa rin. Anyway guys, so kung hindi kayo sure kung paano nyo malalaman kung lemon ba to o lime, I mean lemon ba to o calamansi. Ayan, itabi natin. So, sa dahon pa lang, makikita nyo yung kaibahan. Diba guys? So, ngayon, gamitan natin ng roller. Tada! Ayan. Dito sa kabila is inches. Sa likod naman is centimeter. So, sukatin lang natin yung una yung dahon. Sukatin natin yung kung gaano ba kalaki yung mga dahon ng left side. Ito kasing sa left side guys, lemon yan ha, lemon. So yung size ng dahon niya at least, tingnan natin, nasa 4.5 inches. So, mga at least 4.5 inches. So, di ba malaki yung mga dahon ng lemon? Aabot siya ng at least 4 to 4.5 inches. So, yan yung lemon. Ito namang calamansi. Sukatin natin kung ilang inches ba yung dahon nila. So, yung sa calamansi is at least mga halos abot ng 3, mga 2.7 inches. 2.37 inches or mga at least 8 centimeter. Ito, try natin ulit ito sa itong medyo maliit. Mga 4 centimeter or at least mga 1.5 inches. So, yun ang kaibahan guys. Malaki ang kaibahan dahil yung dahon ng lemon is mas malapad siya, mas malaki kasi abot ng 4 to 4.5 inches. Samantalang sa calamansi is mga kalahati lang ng dahon ng lemon. So kung sakaling mamix nyo yung mga seeds guys ng lemon at calamansi pag pinopropagate nyo, kasi ito nga nangyari sa akin, pinopropagate ko sila kaso nalimutan kong lagyan ng note, kaya di ko na malaman at the first time kung saan yung calamansi at saan yung lemon. Kaya sinearch ko siya at yun nga, nalaman ko na ang lemon is mas malaki yung dahon kaysa calamansi. Ito yung mga calamansi. So yan lang guys. Ito na yung aking mga calamansi at ready na to sila na ibenta. Ayan, itong calamansi ko, ito pa. Mga ready na to sila ibenta guys. Last year ko pa to sila na mga tinanim guys. So this year, ready na sila na ibenta. Anyway, meron tayong eggshells dito sa jar na to guys. Binlend ko na to sila. Pero pag wala kayong blender, pwede nyo rin dikdikin na lang yung mga eggshells. Kaya pag may eggshells kayo, huwag nyong itapon. At meron itong mix na tea ground. Hinalo ko na lang sila para isang
lagay ko lang sa mga halaman. The reasons I use the eggshells, guys, na dinikdik ko o binlend na ay para maging matibay yung mga stem ng mga halaman natin. Kumbaga, yan ang nagiging milk ng mga halaman para tumibay yung mga buto nila. Diba tayo, umiinom tayo ng mga milk para tumibay yung ating mga buto. Sa mga halaman na lang naman ay nilalagyan natin sila ng mga eggshells para tumibay yung mga stems nila. At yung mga tea ground naman, guys, is ginagamit natin para mag pangpa-soften ng soil. Kasi di ba minsan yung ground nagiging matigas. So, lagyan natin ng tea ground kasi yan ang nagpapalambot, kumbaga nagmo-moisturizer sa mga lupa. Ayan, lagyan lang natin. Kaya pag meron kayong mga eggshells, huwag nyong itapon, guys. Pwede nyo rin ilagay na yung dikdikin nyo lang konti, pwede rin. Pero ako, dahil may blender, ginamitan ko na lang ng blender para talagang mag-mix siya sa soil at ma-absorb ng mga halaman natin para tumibay yung mga stem cells nila. Then, minimix ko lang itong mga soil, guys, kasi minsan tumitigas na. Kaya pag marami kayong tea ground, maganda lagyan nyo marami para maging soften yung soil. Gumamit lang ako nitong plastic na spoon. Yan. Wala kasi akong ibang tools, kaya ito na lang plastic spoon ginamit. So, yan lang, guys. Inaano ko lang to, dinidig ko tong mga soil para mas madaling makahinga yung mga halaman natin. Ayan. At salamat pala, guys, sa inyong mga suporta sa pagtangkilik sa ating video. At mag-iwan na rin kayo ng comment para mabalikan ko kayo. Marami parang nagtatanong, guys, yung mga iba na hindi familiar sa kalamundin or kalamansi. Kasi minsan may nagtanong sa akin, ano ba yung kalamundin? Sinabi ko na parang ang kalamundin is parang lime din siya. The kalamundin, it tastes like a lime or lemon. It's sour. And I'm gonna show you guys the picture, what it look like, the kalamundin. The kalamundin, guys, is a little round like this, green, but inside is yellow. And it's the same with the lemon. It has a source of vitamin C. It is also sour, guys, and we use this kalamundin in marinate the meat, and also we use this also as a juice. So now, guys, alam nyo na kung saan dito ngayon ang lemon at calamansi. So pag nagdadalawang isip kayo, guys, pagpupunta kayo ng store at pag di kayo sure, yan lang ang tandaan nyo. Yung mga dahon ng lemon is mas malapad siya, aabot ng 3 to 4.5 inches, at yung calamansi naman ay nasa 2 to 2.5 inches lang sila, or minsan meron ding 3, pero mas yung dahon ng mga calamansi, guys, is parang mas ano ba, mas hindi siya soft, marang mas strong siya. Ang sa lemon naman, medyo soft siya, guys. So, yan yung kaibahan. Kinunan ko pala ng picture, guys, ganito, kasi ready na sila for sale. So, now, alam nyo na ang kaibahan ng calamansi, guys, at lemon. Yung calamansi is small, round, green, at meron din namang
yelo ng kalamansi. Pag nahinog na siya, nagiging yelo tulad nito. Pero ang lemon, guys, is talagang yelo na siya, at pag hinati mo, yelo din sa loob. So yan lang, guys, at thank you for watching.